nagtatanong kung paano ba talaga gumawa ng malunggay powder. So, una, kukuha tayo ng dahon ng malunggay. Maganda kung may tanim din kayo sa bahay. Pero kung wala, may nabibili naman ito sa palengke. So, yan. And, nakapitas na tayo. Tapos, hugasan lang natin siya. Tapos, pagkahugas nga, ipapa-dry natin. Tapos, yan. Dito ko siya papatuyuin. Pero, pwede naman yung i-hanger nyo lang siya. Pero, para sa akin, mas madali kasi pag nalaglag, nasa loob siya ng net. Meron din yan sa palengke. O kaya ito, nabili ko to sa ano, yung mga Japan store. 80 yata o 66 pesos lang siya. Pangmatagalan naman na gamit. Pero yun nga, kung wala sa ngayon, pwede naman patuyuin sa papel. O kaya ihanger niya lang siya ng nakapatayo, nakaparang pagamit. Yung pagka-hanger. Para... Tapos may nakasalo siguro na tasa or dyaryo para pag nalaglag, hindi sa sahig nalalaglag. Tapos sa indoor ako nagpapatuyo para mas hygienic. Kasi syempre pag sa labas may mga dadaan na tricycle, sasakyan. So parang mas sure. So ayan. Papatuyin yung mga 2 to 3 days. Ayan, day 4 na at mukhang tuyong-tuyo na yung ating mga malunggay. So, pwede ko na to i-blender ngayong araw. Ayan, ang konti. Sana pala dinamihan ko ng luwag pa nung net. Ayan. Tuyo na siya. Pwede na natin siyang simula ng i-blender mamaya. Actually, yung sabi ng isa sa Tipid Living Moderator, pwede. So, ganunin lang natin siya ng kamay. Pwede na siyang maging malunggay flakes. Kung ayaw nyo ng pinong-pino. O kaya yung pandikdik daw ng bawang. Pwede din natin magamit. Para pag pino ng ating malunggay. Ayan, yung iba natanggal na siya mag-isa sa tangkay niya dito sa loob ng net. Pero yung iba, tatanggalin pa rin natin sa tangkay. Pero merong iba, sinasama na nila sa blender. Pero ako tatanggalin ko para mas, para dahon lang talaga yung ma-blender natin mamaya. So, mas madali na siya tanggalin kasi dry na yung mga dahon. So, tatanggalin lang natin siya. Tapos sa blender. Yan, natanggal ko na yung mga tangkay ng ating malunggay. Pwede ding option yung himayinan muna natin siya bago natin ipa-dry kung ganun nga mas convenient sa inyo. Tapos ngayon naman, i-blender na natin siya para maging pino. Pero kung gusto nyo malunggay flakes, pwede na siya yung sinabi ko kanina, yung idudurugin nyo lang siya by hand or yung dikdikan ng mga bawang. Pwede din yun. Pero kapag gusto nyo na malunggay powder, pwede natin i-blender. Yan. Pag malunggay flakes yan, ganyan yung itsura niya. Pero ako gusto ko yung mas pino.
natin sa rice or kahit anong ulam. Pwede natin to store sa ref or gusto nyo sa kitchen. Sa amin yung ganito, siguro 1 month namin to bago.